Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway, suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Araw ng Biyernes, napakahalaga po para sa ating komunidad dito sa Quiapo. Nagmamakaawa, lumalapit, naninikluhod po tayo. Inilalahad po natin ang pinakamalalim na nilalaman ng ating kalooban, lalong-lalo ng ating mga pinagdaraanan sa buhay. Lahat po tayo ay may krus na pinapasan, at nawa ang ating pagpasan ng krus, mga problema, suli rin sa buhay, kaugnay ng sakripisyo, ng pasyon ng Poong Senyor, dulutan tayo ng Kanyang pabor ang ating mga hinihingi, ang ating mga kahilingan, ang ating mga intensyon, nawa ay tayo paboran. Hindi lamang tayo nasa loob ng simbahan at sa labas, gayon din lahat ng mga sumusubaybay sa pamamagitan ng social media, ng live streaming, sa iba't ibang dako ng mundo ngayong sandaling ito. Ginugunita po natin ang Santo San Benaventura, obispo at pantas ng simbahan. Tawag sa kanya ay ang serapikong doktor, nawa ang kanyang karunungan, ang kanyang katalinuhan ay tumulong sa atin upang lumalim ang ating debosyon. Mga kapatid, aminin po natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang namin sa pagsilang sa kalangitan ng obispong si San Benaventura, umunlad nawa kami sa karunungang itinuro niya upang matularan namin ang maalab niyang pag-ibig sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Noong mga araw na iyon, nagkasakit ng malubha si Ezekias. Kaya siya dinalaw ni Isaias na anak ni Amos. Sinabi niya sa hari ang utos na ito ng Panginoon. Ipatawag mo ang iyong sambahayan at gawin mo na ang iyong mga huling habilin sapagkat hindi ka na gagaling. Pagkarinig ito, humarap siya sa dingding at nanalangin. O Panginoon, alam mo kung paano ako namuhay sa iyong harapan. Naglingkod ako sa iyo ng tapat. Ang ginawa ko'y pawang nakalulugod sa iyong paningin. Pagkatapos, nanangis siya ng malakas. Nagsalita uli ang Panginoon kay Isaias. Wika sa kanya, sabihin mo kay Ezekias ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng iyong ninunong si David. Nakita ko ang iyong pagluha at narinig ko ang iyong dalangin.
Kaya 15 taong ka pang mabubuhay, hindi lamang iyon. Ikaw at ang lunsod na ito'y hindi maaano. Pagkat ipagtatanggol kayo laban sa hari ng Assyria. Si Isaias ay nagpakuha ng pantapal na igos para sa bukol ni Ezekias. Gumaling naman ito at tinanong Ezekias, ano ang magiging palatandaan na ako'y maaari ng umakyat sa templo? Ito ang palatandaang ibibigay sa iyo ng Panginoon para patunayang tututin niya ang kanyang pangako. Ang anino sa orasan sa palasyo ni Haring Akas ay pababalikin niya ng 10 guhit. At gayon nga ang nangyari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. Minsan nasabi kong, sa katanghalian ng buhay, ako ay papanaw. Sa daigdig ng patay, ako masasadlak upang manatiroong walang hanggan. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. At nasabi ko ring di na makikita ang Panginoon at sinumang nabubuhay. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. Katulad ng toldang tirahan ng pastol, inalis sa akin ang aking tahanan. Ang abang buhay ko'y pinuputol mo na toldang tela sa isang habihan. Buhay ko'y iyong niligtas, pag-iral ko'y walang wakas. Opoon, ang mga nilikha ay nabubuhay dahil sa iyo. Ako'y pagilingin at ang aking lakas sana'y ibalik mo. Buhay ko'y iyong niligtas, pag-iral ko'y walang wakas. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yon, isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus sa triguhan. Nagutom ang kasama niya mga alagad kaya nangitil sila ng uhay at kinain ang mga butil. Nang makita ng ito ng mga Pariseo, sinabi nila sa kanya, tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad, bawal yan kung araw ng pamamahinga. Sumagot si Jesus, hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan, nakanin nila ang tinapay na yon sapagkat ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain yon.
Hindi ba ninyo nababasa sa kautusan ni Moises na tuwing araw ng pamamahinga, lumalabag sa batas tungkol sa araw na ito ang mga saserdote sa templo? Gayunmay, hindi nila ipinagkakasala iyon. Sinasabi ko sa inyo, narito ang higit na dakila kaysa templo. Hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala kung alam ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito. Habag ang ibig ko, hindi hain. Sapagkat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Ngayong araw ng Biyernes, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Tayo po'y mga deboto, makasalanan, ngunit nagsisikap na magpakasanto. Kinakaibigan, pinapalalim ang ating mga debosyon at sa ating pagdinilay sa ating mga pagbasa, sapagkat ang salita ng Diyos, Diyos mismo ang nagsasalita, kinakausap. Makinig tayo, Poon, Panginoon. Ano ba ang sinasabi niyo sa akin, sa amin? Sa ating unang pagbasa, Propeta Isaias. Ang propeta, mensahera ng Diyos, sinasabi niya yung nararapat, bagamat hindi minsan popular ito, mabigat ang sinasabi niya. Nilapitan ng propetang hari, ang pangalan ng hari ay si Ezekias. Pasensya po, mga kasaysayan ito, mga pangalan at mga lugar ito ng noon-noon pa. Sinisikap kong may connection tayo. Lumapit ang propeta sa hari. Sinabi niya sa hari, bilang na ang mga araw mo. Gumawa ka na ng mga huling habilin sa iyong mga malalapit sa buhay, sapagkat may sakit siya noon, malapit ka ng mamatay. Imbis na magalit itong hari, yung iba mga hari, ayaw yung sinasabi ng mensahero. Alam mo naman mga hari, kukulo yung dugo, magagalit. Itong hari nito, tinanggap niya ang salita mula sa bibig ng propetang Isaias, naggaling sa Diyos. Nagpakababa siya. Nagpakumbaba siya. Nagbalik-loob siya. Siya'y nagdasal. Panginoon, ginawa ko naman ang magagawa ko upang tuparin ang ninanais mo sa abot ng aking makakaya. Sinikap ko naman. At siya'y tumangis, siya'y lumuha, siya'y umiyak, nagmakaawa, hari na makapangyarihan. Nagpakababa. Ano ang tugon ng Panginoon? Nakita mo ba, Propeta Isaias, ng ginawa nitong haring ito? At dahil dito, una, lumambot ang puso ng Diyos. Hindi na kagad siyang mamamatay. Madadagdagan pa ng 15 taon. Ang buhay mo. Bonus yun, bonus. At hindi lang yan. Meron silang kaaway yung makapangyarihang Assyria. Yun ang imperyo. Malakas na kaaway yun. Hindi mananalo laban sa maliit na bansa ng Huda, sapagkat si Ezekias mula sa linya ni David, hindi pakipagtatang, hindi
mawawala ang bahay ni David sapagkat mula kay David manggagaling ang ipinangakong Mesiyas. Yan ang pangako, ang katapatan. Kaya ang aral sa atin, habag, magpakaawa tayo sa Kanya. At alam natin na ipagtatanggol tayo ng Panginoon. Dumako na po tayo sa ating Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Ito'y ukol din sa habag. Ukol din ito sa propetang si David, Haring David. Si David din ay propeta at hari sapagkat malapit, sapagkat si Jesus ang ating poon. Jesus, anak ni David! Di ba kung nagmamakaawa tayo, meron tayong petisyon na personal? Jesus, anak ni David! Sisigaw tayo. Nagmamakaawa tayo. Ano sabi? Eh kasi may mga tao na masyadong makitid ang pananaw. Sabi ng Panginoon, yung pinakadiwa ng ating pananampalataya, hindi hain, hindi abuloy, hindi kontribusyon, hindi material na ibinibigay, habag at hindi hain ang nais ko. At kalakip nito, dapat hindi nyo hinatulan yung inosente. Katarungan. Kaya nga, ang pinakadiwa ng ating pananampalataya, pananaligay, ang kaugnayan natin, habag. Ang Diyos ay mahabagin. Panginoon, mahabag ka sa akin, sa Ama namin. Patawarin mo ang aming mga sala gaya ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Ang nais ng Poon sa atin, kung kinahabagan tayo, maging mahabagin tayo sa iba. Ito po pagiging autentiko, pagiging dalisay, pagiging totoo. Totoo, tayo po'y lumuluhod sa gitna, tinataas natin ating mga kamay. Ngunit higit dito, tama yun. Ngunit hindi. Kasi nababasa kagad ng Panginoon. Hindi lamang yung panlabas. Paluhod-luhod ito. Yung puso mo. Eh kung masama naman ang ugali mo, ha? Hindi makatagal sa iyong kapwa mo sa bahay, pataas-taas ka pa ng kamay. Ha? Hindi yan. Ang panloob natin, tunay ka ba? Yung tumataas ng kamay. Pagbabas ba sa mga deboto, tataas ka naman ng kanilang mga kahilingan at dasal, taas ka naman ng kamay. Pakitan tao lamang yan? O talagang ekspresyon na tunay tayong umaasa sa Kanya? Yan. Yan. At higit sa lahat ang pinakamensahe ng ating Ebanghelyo. Ang Panginoon ay Panginoon. Ang araw ng pamamahinga, ang Sabat ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Minsan may konsepto tayo sa Diyos. Oh Diyos! Kinakahon natin. Dapat Panginoon, bilis-bilisan mo, ha? Dapat ganito ka, ha? Sa akin, ha? Mabait ako sa iyo, ha? Dapat ganito ka. Hayaan natin, higit sa lahat. Kaya nga tayo nakikipag-ugnayan, eh. Para bang sa kaugnay, sinasakal mo yung Panginoon? Hindi siya makahinga? O may kaugnayan ka nga? Para bang hindi malaya ang Diyos sa iyo? Para bang inaalipin mo ang Diyos? Parang, ha? May kaugnayan ka nga. Ang ating debosyon, hayaan natin ang Diyos maging Diyos. Lahat ay nasa ilalim niya. Sa pagtaas natin ang kamay, tayo'y sumusuko sa Kanya. Surrender. Kayo ang Panginoon. Maawa kayo sa amin. Tulungan niyo po kaming maging tunay.
Tulungan niyo po akong magpatawad. Tulungan niyo akong maging mahabagin katulad ninyo. Yan ang nababasa. Maging tunay ang ating madasal. Bilang panghuli, ang ating Santo San Bonaventura may larawan kanina kung tayo sumusubaybay. Matalino si San Bonaventura. Ngunit may larawan tayo ni San Bonaventura, obispo at pantas. Tinataas niya, lumalapit siya sa kamahal-mahalang puso ni Jesus. Ang ating kaalaman, ang ating karunungan, ang ating katwiran, tayo po'y lumalapit sa Kanya. Totoo ang utak, ngunit ang puso, puso sa puso. Ang Panginoon ay lumiligaw, hinihingi ang iyong pag-ibig. Si San Bonaventura binigay ang kanyang puso sa Panginoon. Sana po tayo rin, nagmamahalan, puso sa puso, nag-iibigan, nagsusuyuan. Matamis ang pakikipagkaibigan at pagmamahalan. Sa tulong ni Maria at ni San Jose, ni San Bonaventura, nawa po ang ating puso, Biyernes ngayon, sariwain natin, sa pagmamahal sa ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa pamamagitan ni Kristo at sambahin natin ang Amang nasa langit sa ating pananampalataya, pag-ibig at mahabaging awa. Tugon po natin, Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Ang mga Kristiyano, saan man naway hindi maging mga tao, ang kilos ay legalismo at panlabas lamang, kundi maging mga taong may puso na ginagawa ang nararapat bilang mga anak ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Ang mga bansa sa mundo, naway matutong gumalang at tumulong sa isa't isa at hindi magamitan lamang, kundi makipag-ugnayan ayon sa katarungan at pagkakasundo, manalangin tayo. Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Ayon sa udyok ng habag ni Kristo, naway hindi natin hatulan ang mga nagkakamali, kundi bigyan pa sila ng bagong pagkakataon, manalangin tayo. Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway tumanggap ng tulong mula sa mga taong may kakayahan at pamamaraan nagpag-aangin ang kanilang pinapasan, manalangin tayo. Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Ang mga yumao, naway mamahinga sa kalipunan ng mga banal sa piling ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Panginoon Diyos, huwag mo kaming hingan ng anumang sakripisyo maliban sa tunay na pagbabalik loob, tapat na pananampalataya at paglilingkod na may pagmamahal. Bigyan mo kami ng lakas na dumito ka sa amin ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Jesus Nazareno, anak natin.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang mga alay na ito na inihahain naming ginugunita kay San Benaventura upang mga tao ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa iyong tulong na maasahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Benaventura ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mo'y dito ay nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bagyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, niyahandog para sa inyo." Gindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabukod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himblay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mapumanaw, kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapating kami lahat
na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora. Nang kabyak na puso niyang si San Jose kaysa ng mga apostol ni San Benaventura, San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin na Diyos, ipahig natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan na iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan ng pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumayin po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad na mainyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Buhay, O Jesus Nazareno.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming sa katawan at dugo ni Kristo, nagsipakinabang, ay dumadalangin magkamit ng tiyak na kaligtasan na aming ginaganap ng buong katapatan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na pong Jesus Nazareno, inayag mo sa pamamagitan ng krusang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyong ang kanagsusumamo sa iyo. Makamdanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladanala nilang mga imahe na dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito na may maala nilang mga pangako sa binyang na ikaw, ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon at sumaiyo rin. At pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po rin niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos.